Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Makikita nga natin sa ating latest satellite images na kung saan ang low pressure area na ating binantayan itong mga nakalipas na araw ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. At actually po, ang ilang mga bansa ay tinuring na ito na tropical depression, no? At ang ito po ay huling namataan sa layong 405 kilometers west-northwest ng Pag-asa Islands, dyan naman sa Palawan. Wala pong epekto ito, or wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, at inaasahan natin ito kikilos papunta dito sa may bahagi naman ng Vietnam. So wala naman po itong direktang epekto pa sa ating bansa. Samantala naman, easterlies o hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating kapuluan, at inaasahan nga natin na malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, particular na yung mga tinatawag natin ng mga isolated rain showers and thunderstorms dito sa may silangang bahagi ng bansa. So yan po yung Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao, yung bahagi ng Quezon, Aurora, ito pong bahagi ng Cagayan at Isabela. So malaki po yung chance na sa mga lugar na to magkakaroon ng mga tinatawag nating isolated rain showers and thunderstorms. Epekto nga yan ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Generally po, malaking bahagi nating bansa ay makaranas pa rin na mas maliwalas na panahon, kasama na nga dyan ang Kamaynilaan. Samantala po, itong ating inaasahang panahon bukas, at makikita nga rin po natin, no, wala pa rin tayong nakikita ang iba pang low pressure area na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Bukas naman ay inaasahan natin na malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga pulupulo or isolated na mga rain showers and thunderstorms. Kadalasan itong nangyayari sa hapon hanggang sa gabi, na tumatagal lamang ng mga 30 minutes to 1 hour. Ang agwat ng temperatura sa Lawag na sa 26 to 34 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 24 to 33 degrees Celsius, sa Metro Manila 26 to 34 degrees Celsius, Tagaytay naman na sa 22 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa 24 to 32 degrees Celsius, sa Calayan Islands naman nasa 24 to 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa magiging lagay ng panahon bukas sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Dito po sa Visayas, particular nga sa mga isla po ng Samar, Leyte, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Island, Guimaras, Siquijor at dyan sa Panay Island, inaasahan ho natin ang maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 27 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Cebu, nasa 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Maaliwalas din ang panahong mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao bukas, at asahan pa rin po ang posibilidad ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan na may kasamang pagkidla at pagkulog. Ang agwat ng temperatura sa Cagayan de Oro, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao naman, 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga, ang inaasahan nating agwat ng temperatura, 24 to 33 degrees Celsius. At ito naman po ating inaasahang panahon ngayong weekend. Dito po sa Kamaynilaan, hanggang Linggo, inaasahan pa natin ang maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms, 25 to 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa Baguio City naman, nasa 16 to 25 degrees Celsius ang ating inaasahang magiging agwat ng temperatura, at maliwalas din ang panahong mararanasan. So tamang-tama po ito kung may mga kababayan po tayo na akyat naman dyan sa Baguio. Sa Legazpi, nakikita ho natin na posibleng lumaki yung tsansa ng mga pag-ulan bandang Linggo. Posible pong yan ay maging epekto ng easterly. So magkaroon po ng mga kaulapan dyan sa may Bicol Region na siyang magdadala po ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ang temperatura naman dyan sa Legazpi City, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, maaliwalas din ang panahong mararanasan at agwat ang temperatura, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, inaasahan ho natin na malaki yung tsansa na magkaroon po tayo ng mga pag-ulan, lalo na ngayong weekend. Nakikita ho natin na posibleng maka-apekto ulit yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So patuloy po natin itong babantayan. Kaya sa mga kababayan din sa Davao, maaari pong medyo maging maulan yung weekend. Pero titingnan pa rin ho natin yan at lagi tayong magbibigay na update.
Agwat ang temperatura sa Metro Davao naman nasa 24 to 33 degrees Celsius. At ito naman po, pinapakita natin ngayon yung ating heat index. Muli po, ito yung pinagsamang air temperature at saka po yung relative humidity o yung alinsangan. Kahapon po, makikita nyo dito, noong March 29, pinakamataas po na naitala na heat index natin dito sa may bahagi ng Catbalogan sa Western Samar, umabot po ng 44 degrees Celsius. Sumunod po yung Dagupan, Virac sa Catanduanes, gayon din po sa Daet, Camarines Norte at sa Butuan sa Agusan del Norte. So dyan po makikita nyo na medyo matataas po, no? At ang around 44 degrees Celsius danger na po ang ibig sabihin yan. So delikado talagang lumabas, lalo na po sa bandang tanghali hanggang hapon. Naitala pa rin natin ngayong buwan ng Marso, pinakamainit po na naitala sa Dagupan noong March 17, no? Umabot po yung heat index nila sa 53 degrees Celsius. Panahon po ito ngayon ng tag-init po, kaya atin pong pinabalaan yung ating mga kababayan na mag-ingat lamang po sapagkat nga magiging mainit po yung panahon at inaasahan nga natin ngayong Abril lalo pang tataas yung ating temperatura. So kaya po uminom po ng tubig at iwasan pong lumabas bandang tanghali hanggang hapon. Magsuot din po tayo ng komportabling mga damit. Ang araw naman natin ay lulubog mamayang 6:08 ng gabi at bukas sisikat ito ganap na 5:53 ng umaga. Patuloy pa rin namin kayo inanyayahan. Sundan tayo sa iba't iba nating mga social media platforms. Lalo na nga po, naglalabas po tayo ng mga rainfall advisory para dun sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Maaari tayong sundan sa Twitter at Facebook at gayon din sa ating YouTube channel. At para sa mas marami pang impormasyon at marami pang mga kaalaman, maaari po tayong bumisita sa www.pagasa.gov.ph. At muli po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat po, magandang araw sa inyong lahat.